maganda lang dito, Beth Diego, kasi we have medication and antimicrobials that were treated and deemed, if earlier detected, gumagaling. You have your aminoglycosides, yung mga gentamicin, streptomycin, oo. Kasi bihira na tayong gumamit yan kasi for some reason, nag-iba na ang characteristic ng bacteria natin. No? If earlier detected, how early dapat ma-detect to? Even before mag-pneumonic stage, ibig sabihin sa baga, kaya pa. Oo, ibig sabihin, kagaya ngayon, WHO is already warning us. Okay, so you test it. Kasi matetest mo yan, Diego, Beth, sa blood, sa sputum exam. Oo, and you can test the lymph nodes, yung kulani mo. Kung nag-start ka lang kulani, kasi kulani pa lang, pwede mo na ma-stop eh, di ba? So, pero yung black part, wala na yun. Putuli na yun. Ay, wala na. Even before the kulani, Diego, bago yung black part, yung necrosis mo, magkukulani ka muna. So, sa sikulani pa lang, pwede mo na i-secure eh. Hindi ka na magpupunta dun sa black part, yung necrosis area eh, no? So, what we're saying here is we're to our listeners, no? Is like, this is something that we have to know. This is something that we have to put into mind na kahit na sinasabi natin, di ba, lagi sinasabi mo, Diego, Beth, na parang, ay, matagal na yan. Nakakatakot nga kasi, di ba, Beth, parang yung mga pandemic, mga panahon na mga pandemya, bumabalik sila. They're recurring. Parang, and surely stronger yan. Doctor. And surely stronger because this is a new environment that is not taking care of themselves, di ba? Before, kasi, di ba, we have, siguro, din panahon dati, di ba, Diego, mas cleaner ang natin, environment. Ngayon kasi sabi niya, ay, mas masaya, mas madumi. Madumi, ang mga, oo. Ang mga daga, mas matitindi, di ba? Well, speaking of daga, Doc, may question ako about that. Sabi nila that yung kuto ng daga daw na lumipat sa aso at kinagat yung aso, at yung ibang kuto daw sa aso na yun na sumipsip ng dugo na yun, Hawarin. This can now infect the Black Death daw. Okay, these are because if you look at the path, we always see that the rodents infect the human individual. Okay, now if they have infected the domesticated animals like yung mga dogs na, dogs, yung mga cats na we natin, depende yan eh. If the dogs can survive the plague, no, the bacteria, okay, kasi usually kasi yung mga domesticated animals natin nagkakasakit sila eh before end, di ba, Diego? Then they die, okay, yeah. Now siguro there is a chance that if you are so in contact with that, you might have the infection of the bubonic depending on the stage, okay. Yung ibig sabihin yung infective stage, ibig sabihin kung lumala na sa domesticated animal mo, ibig sabihin yung nasa baga na nila. Kasi pwede rin pumunta ng baga nila o dugo. And they're coughing on it. And tendency, you have like open wounds, mga ganon, may sugat or whatever. Close contact na pwedeng ang entry na bacteria to your system, then probably you can get the infection. Basta kailangan may entry point. Basta may entry point. But that kuto na sa rodent can also live on the dog itself. That specific kuto, pwedeng tumalon. Ilipat ako ng bahay. Yeah, ayoko na ito. Pwede niyang gawing host. Unless it is a type na, kasi kadalasan itong sinabi nila, they research the xenophilia. The xenophilia is the phylum of the rat flea. This is specific for the rodents only, no? Unless yung meron kang alagang mga sinasabi nila, Diego, di ba, hamsters, di ba? These are rats. Yung mga ibang daga, di ba? Parang pet na, yun yung meron kami yan dati. Daga, yun. So, they might have the kuto also that, if they're infected. And the one that so, sa Mongolia ngayon, sa Inner Mongolia, sa China, this is the same, has the same characteristics of the old bubonic plague, or may new characteristics na rin siya. They're looking into it. They're looking into it if that could have been a same character. But the pathophysiology, when you say pathophysiology, yung movement ng sakit is almost the same
as the previous, the 13th century bubonic plague. So, lahat naman kasi nagbabago, no? Hindi natin, Diego, pwedeng sabihin na, it's almost the same. I think, for me, this is for me, na parang, it could be, but it would be more virulent. Sabi nga ni Bette, mas matapang ito, no? Itong bacteria na to, you can mas have the same. Mas infectious. Yeah, you can have the same Yersinia bacteria, but it's more infectious because ano na siya, itong taon natin, parang iba na. Parang sabi niya, oy, pwede ito. Pwede ako maging mag-mutate, maging vaccine. Likewise with your virus. Look at your virus, di ba? Your COVID-19. It's mutating very, very strongly. And the mutation now of a, sinabi ko, di ba? The coded 1614 of your COVID-19 is more infectious because transmission is highly faster. No. So, social distancing should be done. Kundi, tuwang-tuwa ang virus sa'yo. Now, bacteria ngayon, itong sinasabi nating bacteria ng Yersinia ng bubonic plague, has to do with that kasi pag nasa pneumonic stage na, you should prevent yourself. Okay, ganun pa rin ginagawa di ba? Wear mask, if you're coughing, do not go to them, do not be near them kasi you might catch the bacteria on its biggest bacterial load.